Okay. Alam niyo na kung bakit ako nandito sa video na to. Alam niyo na. Para saan, di ba? Meron na naman. Diyos ko. Ano ba naging ano ko sa iyo? Bakit parang lahat na lang ng mga nako. Ang sa ay nako. Pre, opinion mo, ha? Sana yung opinion mo, chinat mo sana ako eh. Putik, mag-o-opinion ka lang, kailangan po pa ba talaga ipost sa social media yung opinion nyo? Opinion mo? Para lang kumalat sa maraming tao na ganito, ganyan? Eh, putik, ikaw nga imbitado, pre. Diba? Yung asawa mo ang imbitado. Eh, syempre, expected na namin nakasama ka. Kasi asawa mo nga yung inimbitahan namin at hindi ikaw yun. Tapos ikaw pa yung may ganang magkaroon ng comment dyan para sa birthday ng anak ko. Hindi mo sama mo rito, pre, oh. Hindi mo na lang ako chinat. Okay, guys, ganito. Siyempre, nandun ko sa iyo ko. So, siyempre, alam ko yung mga kaganapan, yung mga nangyari, bla bla bla. So, ngayon, share ko sa inyo. Oh, ikaw yung tipong kaibigan na hindi dapat talaga kaibiganin eh. Kasi kung ano yung mga nangyayari, sineshare mo sa iba. Eh, paano kung ano na lang, kung private, tapos kasama ka dun sa private, hindi ka pwede kasama sa mga private boy. Sineshare mo, minimedia mo pa. Kailangan ba talaga sa social media mo sabihin, hindi pwedeng sa amin? Hindi mo ako pwedeng, pre-opinion ko lang ha, sana ganito ginawa nyo sa birthday nyo, sana ganyan. Yung birthday ba ng anak mo, ginanon ko? Ginanon namin? Hindi naman, di ba? Mga experience sa event ni Lawamos. Una sa lahat, ang tagal namin nagantay sa labas. Sige. Yan talaga, guys. Ang tagal nila magpapasok sa loob, pero siguro nag-aayos pa, ganang-ganan, di nasa... Ang tagal! Kasi, oo. Eto, ganito kasi yun ha, mga pre. Ha? O, pasensya. Dun sa pag-aantay nyo, pasensya po. Kasi kami, dala na kasi kami. Kasi kapag sinabi naming alas 6, nagdarating na mga bisita, alas 8, alas 9, minsan nga alas 10 pa, minsan nga dumarating yung ibang bisita, patapos na yung event. Diba? Pilipino time tayo. Kaya nga namin nilagay yung alas 6, para kahit umaten kayo, although alas 8 talaga yung start nun. Naglagay kami ng alas 6 sa invitation kasi Filipino time eh. Alam na namin eh, nung birthday ni Antoinette, ang aga namin sinabi. Late na late, 2 to 3 hours bago dumating yung mga inimbitahan namin. Ganon din nung birthday ko. Ganon din, 2 hours, 3 hours. Diba? 2 hours, 3 hours bago nagdatingan. Invitation namin nun, alas 5 ng hapon. Nagdatingan yung mga tao nun, nung birthday ko. Alas 7, alas 8. Diba? Sayang kasi yung pera na binabayad kada oras dun sa event. Sana naintindihan nyo naman yung point namin na bakit ganon yung ano. Siguro kayo din naman kasi nakakaranas at hindi lang naman kami. Nakakaranas din naman kayo siguro ng mga inimbitahan nyo na hindi sumasakto dun sa binigyan yung oras, di ba? Minsan alam nyo naman yan, nadidelay naman kayo. Hindi lang naman kami yun. Sana makuha nyo yung point namin. Di ba? Putik, parang nagmumukha pang... May pagkain, may namin, ganang-ganang. Okay naman. Pero nga pala, wait lang ha. Kung di mo kayang panoorin to, wag mo na lang panoorin to. Kasi syempre, baka mamaya, ma-hurt ka. Pre, paano hindi may hurt sa yung tao? Sana nga chinat mo na lang ako. Ganun lang naman kasimple. Idinaan mo pa sa social media yung opinion mo. Yung birthday ba ng anak mo, niladyang ko ng opinion ko? Event nyo yun eh. Birthday ng anak mo eh. Ba't kailangan ko ba ng opinion ko? Diba? Hindi nyo kailangan ng opinion ko para sa birthday nyo. Ang tanong, pre, kailangan ko ba yung opinion mo? Yun yung tanong. Diba, bisita ka lang naman, ganito. So, sabihin nyo na hindi nga pala ako invited doon. Yung asawa ko yung invited, syempre. Kaya mo na, ikaw na mismo nagsabi,
Hindi ka imbitado. Asawa mo inimbitahan namin. Pre, konting hiya naman. Hindi ka na nga imbitado. Ikaw ba naglabas ng statement na ganyan? Kinalat mo pa sa social media na ganito yung event ng anak ko. Parang anong nangyari, ikaw yung tama. O may sadyang may tama ka lang talaga. Tas kami pa yung mali sa event namin. Ano ka ba naman, pre? Minsan kasi, nako. Eh, bakit din yung asawa ko na doon si Mark? Eh, di eto na. Pumunta namin sa event nila, vamos. Pagpunta namin, sabi ko, uy. Ganda ka ako, sabi ko, okay siya. Ngayon, pagpasok nila, eto, silang pamilya, Cross Family. Tumatagan ng happy birthday. Happy birthday agad, sabi ko. Pero, happy birthday ka agad? Eh, ano gusto mong anuhin? Opening mo! Ano ba gusto mong mangyari? Sabi mo dito, happy birthday ka agad. Eh, ba natural? Diba? Kakantahan ng birthday song opening pa lang. Gusto namin yun eh. Yun yung gusto namin eh. Diba? Okay lang kasi syempre, event nila yun eh. O kaya nga, yun na nga eh. Ngayon, 10 PM, gutom na ako. Buti na lang kainan na. Eh di kumain na kami ngayon. Tapos, pagkakain namin ngayon guys, nagtataka ako bakit parang walang mga palarong pambata. Kasi syempre, children's party nga eh. Sabi ko, bakit ganito? Bakit parang walang larong? Children's party, bro. Hindi lang sa birthday party, ha? Hindi lang sa porket children's party, and talagang ang laro, eh mga pambata. Pre! Yung birthday ba ng anak mo? Ha? Yung birthday ba ng anak mo? Nag-question ba kami na lahat ng panlaro nyo doon puro matatanda? Sa birthday ng anak mo? Wala nga bata halos yung sa birthday ng anak mo eh. Puro influencer din eh. At ang pinaglaro mo doon, kami, mga matatanda. Isipin mo bro, nag-question ba ako doon? Yung opinion ko ba, sinabi ko ba sa inyo na, pre, bakit naman birthday ng anak mo? Puro matatanda naman yung pinag-party mo. Puro matatanda naman yung pinaglaro ko. Children's party yun, di ba? Nagganon ba ako sa'yo, pre? Wala ka naman narinig sa akin, pre. Kasi ako, imbitado lang din naman ako, hindi ko kailangan magsalita. Pero ikaw, imbitado. Ay, hindi ka nga imbitado pala. Nagawa mo pa magsalita sa event ng anak ko, pre? Diyos ko naman. Bata, tapos yun, meron nag-magic. Sabi ko, parang okay lang. Tapos... Natural magic. Birthday nga eh. May magician kami. 11 PM na, hindi pa tapos yung event. Tapos ako lang na... Natural, gabi nga eh. Alas 8 nga nagsimula. Alam ka naman tapusin namin na alas 10 yun. Eh, mahal-mahal ng bayad namin. Tapos gusto mo tapusin namin alas 10? Natural, hanggang alas 2 ng madaling araw kasi alam namin yung tulog ng anak ko. Alas 3 ng madaling araw, gising pa anak ko. Anak namin yan, alam namin kung anong oras yung tulog niyan, anong oras gutom yan. Alam namin yun kasi anak namin yun. At saka isa pa ha, par, bakit gabi kami nag-birthday? Ginanap namin yung birthday ng anak ko, ni Meteor, first birthday niya, sa Okada. Okay. So, 23 ang birthday ng anak ko. Okay? Sa 23, meron nakabook. May nakabook na. 21, 22, 23. Actually, abente ng umaga, alam ko may nakabook dun eh. Pero hindi, alam ko wala din. Nagse-set up lang sila. Kasi ang tagal ng set up. Kasi 19 ng hating gabi, may event sila. Kaya abente pa lang na madaling araw, nagse-set up na yung mga yan. Hanggat inabot na ng tanghali yan, magdamagan yan. Kasi ang laki ng event na gusto namin mangyari. Kasi gusto namin sa birthday ng anak ko, pinaghandaan talaga namin yan. Yung first birthday ng anak ko. Di ba? Kaya ginanap yan gabi. Isip ko, children's party. Birthday ng bata pang bata. Bakit naman ka ako inabot ng alas 11 na ng gabi? Oo, ayun nga eh. Kasi nga, gabi na nga. Halos wala pa sa kalahati ng event. Eh, children's party to. Sabi ko, di na yan. Bro, hindi porkit children's party, kailangan laging hapon. May mga kanya-kanya tayong opinion sa sarili natin. May kanya-kanya tayong gusto kung anong oras natin ganapin ang birthday party ng mga anak natin. At dapat alam mo yan. Hindi porkit bata, eh hapon na dapat. Eh paano kung may mga pasok yung mga bata? Sa tingin mo makakapag-party ang mga bata ng hapon? May mga pasok yung mga yan? Ha? May mga pasok yung mga yan?
Unahin pa ba nila yung birthday mo kaysa yung sa pag-aaral ng mga anak nila? Isipin mo muna. Namin, ito yung kwento kami nila pa kasi marami yung mga influencer doon. Makikita kita, nag-ano kami, kwento kami. Tapos habang natagal, patagal ng patagal, parang wala nangyayari, sabi ko. Ba't ganito, sabi ko? Parang wala nangyayari, sabi ko. Ano wala nangyayari? Ano sinasabi mo wala nangyayari? Eh nagsimula na nga. Eh hindi pa nangyayari yun? Ngayon, siguro mga 11:30 ng gabi. Sabi ko, siguro naman, kasi ang dami na nag-aalisan ng mga influencer eh. Mga bisita, ang dami nang umalis. Sabi ko, ang dami nang umalis na ano, na mga bisita. Sabi ko, ngayon, sabi ko kay Pam, siguro, ano, tera na rin. Kasi sabi ko, grabe naman kasi, sabi ko, baga alas 12 na, parang nasa one part pa lang tayo ng event. Eh, children's party nga to. Sabi ko, ganun. E di okay na. E di lumapit kami kay Vamos. Uwi na kami ni Pam, tol. Sabi ko, maraming salamat. Ang sorry ng event mo. Bago sabi ni Vamos, pwede ba, ano, Mark? Maya, magpe-perform si Antoinette kasi sobrang pinagandaan niya to. Siyempre, ako sabi ko, oh, sige. Kasi siyempre, pinagandaan ng wife niya yun eh. So, kumaga. So, ayun nga, nakiusap talaga ako sa inyo, pre. Kasi siyempre, ako, birthday ng anak ko. Yung sasayawin ko, hindi lang para sa mga taong nanonood, para sa anak ko. Yung sa grupo ko, hindi lang para sa mga nanonood, para din sa anak ko. Yung sayaw ni Antoinette, hindi lang po para sa inyo, para sa anak ko. So ano yung reaction ko doon? Kasi hindi ko din naman alam. Hindi ko din naman alam na ganun sasayawin ng asawa ko. Eh hindi naman kaya mag-hip hop ng asawa ko. Hindi naman pwedeng mangyari yung sinayaw niya, ako yung sumayaw. Parang mas pangit naman atang tignan nun, di ba? Parang mas katawa-tawa naman. Kung ako naman yung sumayaw, yung ganun yung suot ko, ganun yung itsura ko. Tapos ayun yung pinakita ko, di ba? Yung sinayaw ni Antoinette, parang tanga-tanga naman ako nun. Di ba? So natural lang na ganun yung sayaw. Pambabae nga eh. Choice niya yun kung ano yung gusto niyang sayawin. At kung ano po yung nasa isip nyo, wala na po kami dun. Ito talaga namin, maraming nagpe-perform sa bawat event namin. Yun ang gusto namin. At choice namin yun. Dahil kami yung gumagastos, hindi ikaw. Tapos na, sabi ko, eto na. Si Antoinette na. Pumakit yung tatay nila. Gumatay yung tatay. O lahat naman siyempre may talent, pero grabe naman kayo. Birthday naman ang... Paano mo masasabihin na grabe naman kayo? Birthday naman ang bata yun? Eh natural nga. Pre! Birthday nga ng anak namin. Kailangan namin mag-perform. Gusto namin mag-perform sa birthday ng anak ko. Yun lang yun. Wala kaming ibang motibo. Ano ba namang klaseng utak meron ka, pre? Kung wala kang performer sa pamilya nyo, eh, bahala kayo. Eh, kami meron eh. Bata yun, yun yung unang birthday. Para naman ginawa yung birthday niya, para naman ginawa yung Cruz God talent. Grabe naman, lahat na lang kayo. Alam naman namin talented kayo, pero grabe, bakit nyo naman siya ginawa doon sa birthday ng bata? Isa pa pa? Di daw ginawa, bakit daw ginawa namin sa birthday ng bata? Ay, kukote mo. Parang nasan yung children's party doon na wala naman ginanap na kahit okay na ako nari, merong ano, pambata na ako nari, o ito yung chipo ng bata, una-una ang makaut. Naisip mo pala yun, pre, ba't di mo ginawa doon sa birthday ng anak mo? Ha? Naisip mo pala yan eh, yung ganyan-ganyan, ba't di mo naisip sa birthday ng anak mo yan, pre? Ginawa mo ba yan? Hindi! Alam mo kung ano mga pinaglaro mo? Mga matatanda din. Kami din mga influencer, pre. Birthday ng anak mo yun, ha? First birthday ng anak mo yun, pre. Bakit wala rin ako nakitang bata dun? Oh, ang tanong, birthday ba ng anak mo yun o birthday niyong mag-asawa? Ibabalik ko sa iyo yung sinasabi niyo sa amin. Ako wala akong sinabi sa inyo, pre. Wala akong sinabi ng birthday ng anak mo. Sipin niya, 12:30 na kami umalis doon ng gabi. Ang dami pa mag-perform, which is children's party yon. Children's party. Natural, abutin lang ng gano'n alas 12. Eh alas 8 nagsimula, eh tsaka gabi nga eh. Gabi nga eh. Gabi nga, pre, gabi. Ayoko na tapusin to. Ata, tulog na. Yung may birthday nga, tulog na. Dapat ginawa nila. Uy, yun ang tulog na. Ang layo mo, paano mo nakita yung anak ko eh? Nasa unahan yung anak ko nanonood, parang mo sabihin tulog na, gawa-gawa ka na namang kwento mo. Children's party slash hindi lang kasi, pre, hindi lang pasta children's party yon. Kung makikita mo sa invitation, sa bagay, wala ka kasing invitation, di ka binigyan eh. Oh, si Pam, kung makita nyo yung invitation na isinend namin,
malalaman nyo dapat yon. Alam nyo dapat yon. So, hindi lang basta birthday party yon. Ang gusto namin mangyari, umatin sa birthday party ng anak ko, may mga pangkabuhayan showcase, may mga best in dress, best in coat, at pinaghandaan namin yan. Magbigay kami ng computer. Marami kaganapan, bro. Na pag nagpunta ka doon sa birthday ng anak ko, may mga ganun ka, may mga mapapanalunan ka, may mga bike, marami. May mga sapatos, may mga cash. Yun. Doon pa lang masayang-masaya na. Pati mga bata nakatanggap sila. Wala mang gaanong palaro, pero may palaro naman, pre. Huwag mo sasabihin walang palaro yung mga bata, may palaro naman, pre. Diba? Baka umalis ka na noon, nung may palaro na. Diba? Ang saya ng mga bata, nakatanggap sila ng mga bike. Yehey! Masama pa ba sa amin yun? Masama pa ba sa inyo yun? Na yung mga bata nakatanggap ng mga prize, mga prizes, mga bike, mga ano pa ba, pangkabuhayan showcase, ano pa ba? Ano pa ba yung mga pinagbibigay namin? Computer, best in dress, best in coat. Nakatanggap ng mga sapatos galing sa 100%. Diba? O sa inyo. No? Alam niyo, pre, kung ano yung kailangan namin. Ha? Hindi pambabash. Kailangan namin ng gabay. Hindi po pambabash. Ha? Kailangan namin ng salita na next time, siguro pag nagkaroon ng first birthday, bawa magkaroon ulit kayo ng anak, magka-first birthday, sana wag naman ganun ay ulit yung sayaw nyo. Yun po ang inaantay namin, na sana po ayun yung sinabi nyo. Kasi kami masayang-masaya kami sa birthday party ng anak ko, ganun man yung sayaw ng asawa ko. Wala kaming big deal doon kasi lahat naman naging masaya, ikaw lang ang hindi, lintik ka. Hindi ka na nga inimbitahan, sabit ka na lang. Ganyan pa mga sinasabi mo. So ayun. Tatapusin ko na tong video na to. Ayan, sa lahat ng mga na-offend sa birthday ng anak ko, hindi pala sa birthday nako, sa sayaw ng asawa ko at kung ano man po 'yon, unang-una sa lahat, humingi kami ng pasensya. Humingi ako ng pasensya. Yun lang. Hindi ko na paabain to. Maraming salamat sa inyong lahat. At lalo ka na, Merk. Yan. Nagbitaw na ako ng pangalan sa'yo dahil binitawan mo rin ako ng pangalan. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporto at pagpatuloy pa rin na pagsuporta sa amin.